me there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Digamo case, may linaw na. Pamahalaan, dapat magtipid. Ako, importante parehas yan. Diba? Digamo case, ito yung sa Negros. May linaw na matapos umami na yung dalawang sundalo na kasama dun sa operation na pumasok sa compound ng bahay niyang ni Governor Digamo ang nagsabing okay, politika talaga ang dahilan. At nababanggit pa ang mga Teves, yung kalaban sa politika. Mga Teves kasi ang kalaban sa politika. Mukhang si Congressman Arne Teves na nasa Amerika ngayon. Pero dapat makabalik na kasi yung kanyang bakasyon eh, February 28 hanggang March 9 kahapon yun. Dapat bumalik na siya. O pinakauli ngayon kasi kung hindi, ba? Delikado. Yun lang po yung ano eh. Yun po yung legal na kanyang travel nang bigyan silang clearance ng Congress. Kasi pag member ka ng Congress, bago ka mag-travel, iingi ka ng clearance sa Congress para payagan ka maging official ang biyahe mo o hindi. Ang mga local executive, gano'n din, papaalam pa sa DILG kung ikaw ay magbibiyahe. Di ba? Ano po talaga eh. Kung ikaw ay presidente o ikaw ay cabinet secretary, magpapaalam ka dun sa presidente. Kasi baka hanapin ka tapos nasa abroad ka, di magagalit sa'yo. Kung ikaw ay mga yosek, asik, ano man deposisyon, ikaw ay magpapaalam dun sa superior mo, ang secretary. Gano'n po yan eh. Okay? Kung sinong, anong opisina nakakasakop sa'yo, magpapaalam. Ah, ito, ang paalam po ni Arne Teves ng Negros 3rd District Congressman ay February 28 hanggang March 9. So tapos na yan. Pinabanggit na kanyang pangalan. Parang napasin ko rito, ayaw kong tingin ko ha. Parang hindi yata nakatulong yung kanyang advance na pagsasabi sa kanyang social media na wala siyang kinalaman sa krimen. Huwag daw siyang pagbintanga. Di daw niya gawain yun. Di ba yun ang kanyang unang statement after mangyari, kinabukasan mangyari yung crime, yung pagpasok sa bahay ng Digamo. Nauna siyang nagsalita na huwag daw siyang pagbintangan, wala daw siyang kinalaman, gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, hindi pa nga tinatanong, sumasagot na. Tapos ngayon, nung mahuli ang mga suspect at nagsalita na, ayun, matindi. Siya yung idinidiin, politika nga daw ang dahilan at Teves ang pinagbibintangan. Naloko na, kaya yun ang konting liwanag. Sabi nga ni Secretary Boying Remulla, kung saan nandiyan ang kaso. May linaw na pagka ganyan. Pag na, hindi pa lang niya nababasa lahat, base doon sa mga interview, pagka naisulat at nandun sa kailang sinumpa ang salaysay na kailang ididiin yung kalaban sa politika at meron silang sapat na basihan, yun ang magiging basihan din ng NBI at ng Justice Department para panagutin, questionin, investigahan yung politiko, lalo na si Congressman Teves. Reshocking to, no? Nakita ko po sa video ng News 5 saka yung sa SMNI na habang tina-transfer mula po sa papunta na NBI, hindi ko alam kung saan sila galing. Papunta po na NBI yung mga suspect ng mga dati pong sundalo. No? Kaya lang parang ang hirap ano no, ang hirap pong paniwalaan nung sinasabi nila na sila ay hinire na VIP security tapos may ang lulusubi nila ay parang drug lord no, yun yung pagkakasabi. Tapos pero ganun po katindi yung. Kaya lang ang malinaw po doon, pareho po nilang kinakanta si Congressman Teves. O, so may lead na po. At pinahayag po kanina ni ano yan ni Secretary Boying Remulla na yun nga po ayon sa mga suspect si Congressman Teves daw yung kinakanta nila. Ang problema kasi nire-recheck muna eh. Nire-recheck ko pa po na ang dami po na naglipa ng fake news. Kung hindi ko po makita yung ano, kasi yung kanina pa yan si ano yung kay Boying Remulla na sinasabi ni Boying na si Congressman Teves nga yung kinakanta ng mga suspect.
Pero duda ko kasi nga po siya baka fake news to. Kaya lang nung nung nakita ko na yung video, hindi naman naram, hindi naman natin sinasabi na siya nga yung ano, yung ayon lang to sa mga suspect na nahuli. Ha? Eh yun lang po yung balita. Siyempre iba po yung ihahatol diyan ng korte, bahala na yung korte diyan. Okay, kaya nasan si Congressman Teves? Naglabas din po yung pamunuan ng House of Representatives na hanggang ngayon na lang palang araw na ito ang pagpayag nila sa pagta-travel ni Congressman Teves. So, hindi po natin alam, hindi ko alam kung ano kung ano yung mangyayari dun sa isang congressman na nag-expire na yung authority to travel, no? O, ngayon ko lang po kasi narinig. First time ko pong narinig na concern tayo sa isang congressman sa kanyang pagta-travel abroad. At first time ko rin pong narinig na yung may expiration pala yung travel na yan sa abroad ng mga congressman. First time na. Marami tayong first time na naririnig dito. Kaya very exciting. Bigla naging very exciting. Yun po, tama yung Chichay. Yung nakakaduda na po siya. Di ba? Parang kung pakikinggan mo, sabi nga ni nung asawa ni Governor De Gamo, talagang segundo lang eh. Hindi po tumagal talaga ng napakahabang panahon. Ang bilis po ng panyanyari. Segundo lang, tapos na agad. Okay. So, hopefully, talagang malutas to na mayroong ano, credible naman sana yung mga suspect sa kanilang mga sinasabi. Kasi parang nakakaduda rin yung ano, no, yung hindi raw nila alam na ayun yung target niya. Kung ikaw ay mayroong opinion sa isyong ito, malaya kayong makakapag-komento dahil open ang comment section para sa inyong saloobin. Maraming salamat po, hanggang sa muli, para sa mas marami pang showbiz update at political na isyo. Mangyaring laging nakasubaybay sa channel na ito. God bless us all.